Abraham, tumingin ka sa langit at masdan mo ang mga bituin. Mabibilang mo ba yan? Ganyan karami ang magiging lahi mo. Panginoon ko, magkakaanak pa ba ang isang lalaki na 100 taon ang katulad ko? Ang asawa mong si Sarah ay magkakaanak ng isang lalaki at tatawagin mo siyang Isaac. Makikipagtipan ako sa kanya at sa kanyang lahi magpakailanman. Ngayong gabi, ibinibigay ko sa iyo ang aking alay, mahal kong Panginoon at aking Diyos. Ganyan nga, Isaac. Dahan-dahan na. Ihagas mo na buong lakas, anak. Ang lakas talaga ng anak ko. Salamat, anak. Abraham, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac. At magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok na ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Panginoon, gusto kong ihandog ko bilang alay ang kaisa-isa kong anak na si Isaac. Isaac, ano yan? Aba ko sa tawag dito. Binigay ito ni Emma bilang regalo sa akin. Ang sabi niya sa akin, bilangin ko ang mga bituin sa kalangitan. Ang cool naman. Isang computer bago pa maimbento ang mga computer. Computer? Hindi bahala na lang. Isaac, bakit kaya gusto lang yung ama na malaman mo ang bilang ng mga bituin sa kalangitan? Dahil bago ko ipanganak, sabi ng Diyos sa kanya na ang anak niya at magiging apo niya at mga henerasyon pang darating ay magiging kasing dami ng mga bituin sa kalangitan. Hindi lamang yon ang unang pagkakataon na kinausap ako ng Diyos tungkol sa iyo, anak. Maraming taon kami naghintay ni Sarah. Subalit lubhang napakatagal maibigay ang anak na ipinangako ng Diyos sa amin. At isang araw, mahal ko, Panginoon. Babalik ako sa 1 taon at sa ganito ring panahon. At pagbalik ko'y may anak na siya. Bakit natawa si Sarah at nagsabing kung kailan pa siya tumanda saka siya magkakaanak? Mayroon bang hindi kayang gawin si Yahweh? Tulad ng sinabi ko, babalik ako sa 1 taon at pagbalik ko'y may anak na siya. Hindi po ako tumawa. Huwag ka nang magkaila, Sarah. Kaya po pala pinangalanan ako ng Diyos na Isaac? Ang ibig sabihin ng Isaac ay halakhak.